afternoon, ladies and gents. At here we go. We're back again sa iyong arapan. Pero this is not going to be a check ping, mga kaibigan. Yep. This actual game number 2. Dekta. Game number 2 na tayo dito, mga kaibigan. 1-0 lead in favor of Execration. I mean, sorry, in favor of Evo's Lynx. Ayan, so game number 2 natin, mga kabawi-bawang Execration Valkyrie this time. O baka ma-2-0 na sila, at this might be the end for Execration Valkyrie. Pero eto na nga tayo. Kari has been taken out. Harit has been banned as well. Now, tingnan natin ang third ban sa game na ito. Pero good ban yung Kari, ah. Yun, good ban yung Kari. At still, same thing, kami pa rin nga pala ang shoutcasters nyo. My name is Zeus! And it's your boy JB for the Just ML Female League. Alright. Pero yun nga. Kaja, binana dito ng Evo's League. Sila mismo yung nagban, no? Yung Kaja. Oh, Lunox. Okay. Is picking. Sige. That's a good one then as well. Kasi nga, mahirap talaga kapag may Lunox and Harith. Sobrang kate at hirap patayin yung dalawang yan. Yep. Burst, grabbing burst meron yan. Pero I think they can get a Claude here for Evo's or Grok. Or Ufra. Ufra. Your team is picking. Okay. So, Ufra ni Ali. Pwede. De, baka si Kin ang magkukufra. Si Al kasi Lolita yun, di ba? Top Philippines Lolita yun. Ah, Grok pa din si Ato yung Chantel dito. Ano to? Grok Claude, if so ever so, Grok Claude. Grok Claude. Oo nga, maganda nga yun ng Grok Claude dito. Kasi mabibigyan ni Grok ng space itong si Claude. Or Grok Cushion? Grok Ranger. Your team is napakaaga na ito. Napakaaga ng Granger. Napakaaga ng Granger. So, pwede kumuha ng Claude yung Evo's Lynx kung gugustuhin nila. No? Oo, pwede. Pwede. Okay. Sino kaya ako gabitin dito ng Evo's Lynx? Game number 2 na to, mga chong, ha? Game number 2 and game 1 nakuha yun ng Evo's Lynx kanina. Tignan natin kung makaka 2-0 o mawa 1-1 ba ng Execration Valkyrie ang game na ito. Ibang panlasa ang pinapakita sa atin ngayon ng Execration Valkyrie. At Joe, di ko ate Joe. Oh. Uy, pwede sila mag-gushon. Oo nga. They can get a gushon and then they can ban a Claude. Pwede. Diba? Pwede yun. Diba? Oo. Para mapilitan dito yung Evo's Lynx kumuha. Ay, kaso wala na kan eh. Wala na palang Kari. Oo nga. Oo, oh, diba? They can get a gushon, ban Claude, or ban Esme. If so ever so. Oh, magandang ban dito yung Esme kasi comfort pick ni Dexy, no? Oh. Or, gushon, Kag, tapos ban nila ng gushon. Oh, ban sila gushon. Ban silang gushon. Pwede. Sobrang tricky ng drafting. Dami, pwedeng ano. May pwedeng mangyari sa draft pick. The reason why kasi nagban kasi ng Kari eh. That's the thing. Ang daming na-open. Oo, yun nga eh. So, yeah. Tignan natin kung ano mangyari dito sa larong ito. Game number 2 na nga. And right now, Evo's Lynx. Sino kaya kanilang ibaban? Yep. So far, so good. But I think, walang bina ng Execration Valkyrie dito. Oo nga, no? Ah, hindi. Si Pop sila pa lang. Your team is banned. Akai, ang bina nila. Yan na. Pili sila. Pwedeng gusto ng iba nila, pwedeng Esmeralda, pwedeng Claude. Pili sila. Doon lugi sila ngayon. Pick your poison. Pick your poison. Gusto na lang kanilang ibaban. Ako. Open Esmeralda dito nitong... Kanila nga pala yung fourth pick pa. Dapat nagban na lang sila ng ano... ng Claude. Ay, hindi, may gusto. Wala din eh. Oo, wala din. Pick your poison talaga, ikaw bahala kung anong bibigay mo dito kay Dexy. Kasi, di ba, Gushon gumagamit din, Esmeralda ginagamit din. Masyado lang talaga maaga yung Granger pick. Minotaur. No, direct. Oo. Masyado maaga yung Granger pick. Kasi sila din naman pala ang fourth pick eh. Sana finart pick na lang nila yung Granger kasi sana nila yung ban na isa eh. Oo nga. Medyo ano yun? Medyo off. Pero, let's see kung paano nila papaganahin yan. Diba? Nasa sa kanila naman yan. Depende. Kung hindi natin mababasa ang nasa isipan nila. But here we go. Ali with a biggie. Good counter to. Very good counter to for Minotaur. Mm-hmm. Oh, pero... Digi sa kanila, no? Oo nga, no? Hindi, may Esme kasi. Oo, madi-delete lang si Diggy. Kukunin yung shield lang nila. Oo. Agayin lang ng shield. Pero, ano ba? Esme, nakakatakot to. Esmeralda, no? Kaso ano yung last pick dito ng ano? Lapu-Lapu. Okay. Nakakatakot ang ano dito, Esme. Naku po.
Tams maganda sana no for the execration. Pwede. No? Oo, oh, pwede. Sayang. Nahihirapan ng Esmeralda si San Tamos eh. Nahihirapan ng Esmeralda si San Tamos. Pero yun. Ha? No, pinapalagan pa nga. Pwede rin Terizla. Terizla, oo. Pero wala eh. Pinili nila dito yung lapu-lapu. So, well, let's see kung ano mangyayari dito. Pero ito na nga. Let's have a short recap para sa side ng Evo's Lynx. Limord para dito kay Van Vane. Ayan, Esmeralda for Dexinomoto. Chew on Joy. And, teka lang. Andiyan na nga. Si Ali para ito kay Kufra and si Ken lalaroin niya itong si Diggy. Ayan, opo. At para sa man sa kalaban ng Evo's Lynx, of course, it's Execration Valkyrie. Paray Talong with the Granger, Chantel with the Grock, Sarah with the Kagura, Chubby with Binator, Din ang lapu-lapu. We'll see. Game number one, ang ganda ng pinakitang galaw ni Dexy. No? So, for her Esmeralda. So, tingnan natin naman ngayon. Oo. Kung makakabawi ba ang Execution Valkyrie sa panggulat na ginawa sa kanila ng Evo's Lynx. Oh, well, kailangan nila ditong i-occupy ng maiki itong si Esmeralda and don't give him or don't give her the space that she needs kasi mamaya siya yung magdi-dismantle sa Execration. Diba? No. Oh, oh naku, na mag-aagad si Ate mo, Chantel. Oo. Sakit, ha? Ano na? Ah, oo. Movement speed na lang talaga din, no? Ako po, ganito nga nangyari yan. Ako, sobrang problematic nung Esmeralda for the side of Execration, no? Mm-hmm. Parang ang hirap. Hirap, mahirap. Ang pinakamaganda lang dito at pinakailangan nilang gawin dito, yung Granger tumaba. Dahil wala namang masakit or walang makunat-kunat pagka ang marksman sumakit, di ba? Pero kung late game potential lang din naman, yes. Malaki ang late game potential ng Execration Valkyrie. The reason why, aside from may marksman sila, eh yung Diggy rin kasi pagka nagka-late game man na, hindi rin gaano ramdam. Nag-fall off na siya. Nag-fall off na. Dito yung napakalambot. Oo, yun. Hindi rin naman ganun na kasakit na may damage siya na may itutuloy niya sa ano. Ang pinaka nagiging pakinabang ng isang Diggy kasi pagka late game na lang, yung time journey na lang, yung ulti na lang. Other than that, papatay-patay na lang siya or ano, wala, mahirap na. Time journey lang ang napapainabangan sa kanya. Pero yung time journey na yun ay ipoprovide niya pagka nag-late game, napaka-crucial, napakalaking tulong. Bakit? Eh kasi Minotaur lang naman ang may crowd control ng AoE sa kanila eh. Oo nga no, diba? Yun so, isang magandang bitaw lang ng kahit gano'ng kaganda ang set ng Minotaur kung maganda rin ang sagot ng Diggy. Wala. Wala. Diba? Yun parang yung Diggy, yun lang talaga yung sagot nila dito sa Minotaur, no? Since yun lang talaga yung pang-counter. Yun lang talaga yung kukontrayin niya. Oo, oh, yun lang din talaga. Yun lang ang kukontrayin niya. Wala kang ibang dapat gawin kundi tignan ang Minowan's Fury. Tapos tsaka na mag-time journey and that's it. Tapos na ang ano mo. Yun na yung ano mo. Trabaho mo. Yun na yung ano, yun na yung silbi mo dun sa laro. Yun na yun. Promoted ka na. Pag late game ha, pag late game. Kasi yung star, yung binabato niyang bomb, yung time bomb, wala na yun. Walang damage na yung time bomb na yun halos. No? So, game na daw. Gina. Okay, so right now, we're back on the game. Evo's Lynx versus Execration Valkyrie. Ow. Kailangan dito talaga ng ano ng game ng Valkyrie para makapush sila ng game 3. Oo, diba? Kailangan. Wala pa naman lower bracket to. It's do or die, mga kaibigan. Pero sa abilang side nga pala, after this fight, we'll be having Bren Victress. Ayun. At saka Laser Duchess. Laser Duchess. Ayun, na maganda yung ginawa kahapon. That's the next series. Oo, next series natin. Nang laser sila with the gourd. Diba? Oo, na-laser ng gourd, no? So, pagkatapos naman ng Bren Victress at saka ng Laser Duchess, we'll be having Grand Finals. Isang mabilis lang. Is that a best of 5 or best of 3? Best of 5. Ayun, best of 5 talaga tayo. Pero yun na nga, back to the ball game tayo dito. Almost 2 minutes na laro. Pero papasukin, uy! What an escape. By nice din. Dash. Oh. Yung tawag dito, instincts or alertness, reflexes, or alertness na paganda ng sagot dun kagad ni Din. No? Alert na alert, kumbaga nag-alerta. Pero ito naman, tamang clear lang din minion waves under their middle lane. Level 4 na pala parehas to. Oops. Naku, yun at, lang. Ayun, nakaalis na nga dito sa atin yung Chantel. Pero sayang yung ulo. Sayang. Oo, sayang yun. Sakit yun. Lambot talaga, malambot talaga pagka ano no, pagka naka-support ng Grock. So if that's the case, dapat ang nag-rotate dito eh yung Minotaur. Oh, kung gusto lang nila ng face check lang, di ba? Oo. Usapang Minotaur na yan. Pero ito, first objective, turtle go! Nakuha na, uncontested, goes to Evo's Lynx. Naku po, high na queue. High na queue talaga, kasi sobrang bilis lang nila nakuha. Hindi na ito na-contest ng Execration Valkyrie. Teka lang, gumugusto lang nga ngayon, Chantel. Hindi na napabalik.
Pero yeah, masakit-sakit pa dito yung Stars. Sinusulit pa nila to. And right now, Evo's Links dealing a tons of damage on to ating Yusun Tel. Papasok na nga dito itong si Dexinomoto. Pero there is the Time Journey. Pero wala na ngayon. Minowa's Fury will be popped. Aba, pero, Sera, wala na buhay dito. Winner yung Kagura. Patay din. With a double kill pa para kay ating Dexi. Kaya di kapti. Backup lang din naman para kay Dean. Lapo-lapo-lapo. Beto ng electric pan. Asa lang yung blades? Bay blades? Chubby! We take it down. Pero papalat si Dean, hindi tumama. Disengage na rin kaagad. 3-4-2 trade tayo dun. With a thick, napakatagal na engagement na rin naman na yun. At ang ganda. Buti naman din, nakasagot ng execution. Pero ang ganda ng pinakita ng Evo's Links. Especially Dexi. Yun, no? True. Ang ganda nga talaga nung ginawa niya dito nitong si Dexi. Kumbaga naka-double kill, if I'm not mistaken. Pero yun na. Sobrang solid. Kaya niya, no? Actually, triple kill eh, kasi tatlo napunta siya sa kanya. Napunta sa kanya. Eh, naganda nung ano nung ginawa dito ni Minotaur. Sobrang commended. Inintay niyang maubos yung time journey bago siya nag-Minowan's Fury. Pero teka lang, dito nangangaya natin si Shuntel. Nag-escape. But the ult won't connect. There's the wall. Pero I think Execration Valkyrie will have to fall back. Shuntel, dito wala ng buhay. Pero si Bilbon siya ang titirahin, mga kaibigan. Tamay din yata ang Minotaur, may Minotaur's Fury yan. Ipitaw mo na, Madre Javi. Pero yun nga lang, nasagot sila ng dalawa. Double kill dito para kay Sera. Pero yun nga lang, triple kill pa. Sera may lupon, down shot, down ka ba? Wait. Eto na, Grabe naman. Micro. Baliwan lang, baliwan Knights. Pero teka lang, papasok. What an escape! Sera is doing it! Sera, we are electric! Sera, Okay, nice save lang din si Shantel. Nice save lang. Pero teka lang, mukhang si ating Shantel yung magiging sacrificial lamed na po. Escape lang. Okay, maganda. Ganda nun. Intense yung dun sa may top lane. Ganda! Parang naghawakan ng tenga, nagtulaan. Nagtulaan. So, may alis lang. Parang alam mo pa, nakikipag-away ka ng elementary, yung hinihintay mo lang manuntok ng kalaban, pero tutulakan lang kayo. Wala lang. Noli De Vera Van Mateo and Noli De Vera Mateo, shoutout for the 100 stars dahil dyan meron kang thank you! And right now, sa my mid lane, mukhang thank you na lang dito itong Zigra. Mamamatay ba? Ati Shantel, mapapatay. Pero wait! One for one trade! Ito ba? Minowan's Fury and trade. Delikado yung dalawa, pero taga lang si Chubby na mamaga ngayon. Hindi the back up here. Next year, buhay pop. Wow! What an escape from Minotaur, pero... One for one lang. Sumasagot ng Execration Valkyrie. Ganda ng ginagawa ng Evo's Links. Yes, commended talaga yon. But the thing here is yung counter-attack na ginagawa ng Execration Valkyrie. Napakaganda din. Laymord bumakap sa mid. Napakabilis. Not knowingly, yung lapu-lapu bumakap din. Pabilisan, di ba? Nakita ko naman. Laymord dumating. Pero kung tutuloy niya yan at di ka aalis, we have here lapu-lapu on our back. Pero yun nga, maganda sana yung ult dito ni Lapu-Lapu to lock down some enemy with the ult. Pero teka lang, andito na nga ngayon. Minowan's Fury is ready. Ibibigay na ba yan? Pero teka lang, wala silang buhay. Cooldown ng Minowan. Escape lang. Ngunit bakit double kill for Esmeralda? It's going to be shut down. Na-shutdown siya doon mga kaibigan. Pero Dean, once more, gusto pa kang pumatayin ako po. Ikaw yata ang marita may Ali. Has been taken down with a double kill pa para sa kanya. Rektahin niyo pa yata to. Pwede pa to. Pwede pa yan. Ako po. Pwede pa. Pero hindi na maaabutan ka. Hindi na i-go. And right now. Pwede pa yun, no? Pwede pa yun. Ito ang hindi pwede. Hindi pwede. Papatayin ka dyan. Nahihirapan ngayon si Talong, no? Makapag-farm. Pero still, kita mo naman, 3-2 yung kanyang gold. And mas maganda pa yung gold nitong si Lapu-Lapu. So, kailangan mag-isip-isip nitong si Talong kung paano ba niya gagawin yung pag-farm para mas mapabilis pa. Parehas lang. Farm Lapu tsaka Cho. Pero ang top farmer, it's Esmeralda, syempre. Pero kailangan talaga magpataba dito ng Granger ng Execration Valkyrie, di ba? Kasi late game, siya yung aasahan nila. So, kailangan niya mag-ready for the late game. Mega kill! Oh, yun nga lang. Ako po. Tama tayo na sinabi doon, kaya pa nga. Pero kaya pa. Hindi na. Lumalim dito. Tinulak, pabalik. Trinovac. Diba? Pero yun na nga, Lord, gustong kunin ng Execution Valkyrie. Turtle. Sorry. Dahil alam nilang malayo din naman yung may retry sa kanila. Pero pumasok si Bane.
Naku, nakuha. Pero teka lang, andito na nga ngayon natin yung Chantel. Mamamatay ba? There he goes, nagwawala. Doon lang nalugi ang isang grap, mga kaibigan. Here comes the burst. Pero time journey has been popped. Naku po, mga madadama yata si Sarah dito. Running out of life. Second skill, pero patay pa din, mga kaibigan. Where come the bomb? Up, nasaan ang damage? Output, wala pang damage. Wala. Ang ranger nila, mga kaibigan. Naku po. Delikado ito para sa side ng Execration Valkyrie. Hindi man lang sila nakabawi dahil kulang sila sa damage output. Wow. Kulang sila sa damage output doon. Hindi nila mabigyan. Ayun. Hindi nila mabigyan ng burst ang isang Leomord nung pagpasok doon sa Turtle. Oo. Well, ngayon alam ko na kung bakit binibigay na lang nila yung Grok. Hindi na rin kasi only first skill. Ang laki ng ano, laki ng kawalan pala sa Grok noon. Oops, ayun na. Out lang yan eh. Tama dash out lang talaga. Pero ang hirap nito for the Execration Valkyrie kasi hindi nakakapag-farm ni Maes itong si Talong. Pero yun na nga. Speaking of Talong. Nakuha pa nga sa dito ni Leomord sa my top lane. This is going to be bad. 25 seconds na walang farm yung MM nyo. Oo. Nako po. Nako, 9 minutes na. 9 minutes na mga kaibigan. Kailangan... Oo. As early as possible, magka-item yan. Pero ito na nga, blue buff. Nagkaagawan, Sera pa yata. Nagwawala dito si ating yung Dexie, pero teka lang. Dami shield. Wala silang pantanggal eh, dun sa shield, pero teka. Si Dince, labas-pasok there sa stun. Papalag naman sila dito, pero wait, time journey will be pop right now. Teka lang. Dadalapu-lapu na upo, pero papalag si Dexie na umaw ko. Laban sa apat pa nga, mga kaibigan. Immortality para kay Alias Pin Pop. Triple kill pa yata. Si Esmeralda dito. Double kill lang, pero si Din dito under the turret nagtatago sa ilalim ng dilaw na tore. Makakataas ba? Shield pwede niyang ilapag dyan. Pero unstoppable para kay Dexie. He's doing it, mga kaibigan. Naku po, 17-10 ang ating score. Napakaganda na minapakitaan ng Evo Slings dito. This girl has no chill. Kita mo naman talaga, apat yung minamama niya doon. But still, she was able to tank them and nakuha niya pa nga yung mga kills na kailangan nila. Yup. Grabe yun. Oo, napaganda. Naiwan yung... Kasi na-open yung Esmeralda. Alam naman natin na ito yung comfort pick nitong si Dexie, di ba? Mm-hmm. As per the rumors, na alam naman natin maganda talaga or magaling talaga siyang gumamit niya. Pero, yeah, na-exhibit niya to ngayon and kita natin. Ang hirap i-outpick ni Dexie, no? Oo. Hirap i-outpick ni Dexie din. Grabe. Nakubo. Oo, gaganda ng mga set, pero... Yun yung problema sa Execration Valkyrie. Maganda set nila, pero wala silang damage output. Kulang sila sa pang burst or pang delete dito sa Evo Snakes. Diba? Kaya nga, pero siyempre laban lang mga kaibigan. Comeback is real at meron naman silang marksman for the Execration Valkyrie. So yun lang din ang kinakainintay nila tumaba. Yun nga lang, na-delay na. It's so much been delayed na nga mga kaibigan. Sa top lane naman dito, si Joy with her choke. Ang mga gustong sumegway, rumekta-rekta, pero... No, ito na, ang humiwalay na yung Lapu, Granger sumama na. Ayun. Kailangan din nila dito, kailangan na nila. Kung hindi nila kaya magsulo ng Granger, protektahan na lang natin, mga kaibigan. Pero ito na nga, Lord Kin, muntik pa doon. Nakupo, teka lang. Nakupo! Eto, yung nala si Ate Chantel, nabigyan ng isa. Pero ang damay yata si Ali doon. Ang damay din nga lang, double kill para kay Vayne. Pinawang Fury, nakupo, Lord has been taken. Last man standing dito. Nakupo, si Ate Rexy. Pero na kapal ng shield, tapos sa taas naman sa abilang banda. Pero may rekta nga dito, Joy is doing it. Rekta! Naku, eto na yata yun. And right now, gugo pa nga sila. Pero dito, Shabby, mapapatay. Makukuha din yata dito itong si Lapu-Lapu. And this is going to the game. Eto na yata yun, eto mga chong. Eto na mga chong Ichiboy, pero walang minion. Nabuhin lang din kasi si Grok, kaya delikado. Wala silang pamburst eh, wala silang pantanggal ng shield nitong si Esmeralda. Yup. So, ganda. Dikitan nyo ako, papalagan ko kayo. Oo. Ano ang kinaganda sa Esmeralda? Kasi yung mga melee hero, nahihirapan patay ng isang Esmeralda. Oo, totoo. Kasi parang kailangan lumapit sa akin eh. Diba? Hindi, ka lang. Ito na nga ngayon. Nakaw-nakaw lang ng shield. Bali, wala yung ginagawa dito ngayon ng Execration Valkyrie and Evo Slings. Ang ganda nung kanilang pinapakita dito, pero Execration Valkyrie, na-hold nila yung tower, na-hold nila yung kanilang base. Sobrang props pa din. Yep. Diba? Naipatagal pa nila dito. Oo. So I think it's another like 1 minute extension sa team fight nila. So, which is supposedly namuntik pa silang marekta.
mga kaibigan. So congratulations. Emi, shoutout sa lahat ng mga nanonood nga pala dyan. We do have Frisky Gibuet pagkatapos ito. Grand Victress at Laser Duchess at next to that is Grand Finals. Grand Finals. Grand Finals. Yep. Isang mabilis lang pero teka lang, execution value, tingnan natin kung ano mangyayari. Lapit-lapit na. Maap! Ito na! Opo! Chantel! Opo! Hindi ka pa yata na isa! Pero si Din dito pumapalag pa! Kaya-kaya pa! Minowan Fury! Napakaganda! Pero nga lang si Talong dito! Walang damage at nawa na tower lock na! And that's it, Pansit! Nako! Execration Valkyrie! Well played, Baro! Congratulations to Evus Lynx! 2-0 nila yung Execration Valkyrie. Pero solid naman kasi yung pinakita dito nung dalawang yun. Napakaganda ng nako, mga chong. Pinakita dito ng Execration Valkyrie but it's still mas maganda pinakita ng Evus Lynx. And they'll be going to our Grand Finals. Grand Finals talaga. Nako, sila makakalaban doon. Ano pa ba? Brand Victress pa. Oo nga. Na, waiting. Waiting. Hindi, Brand Victress versus Laser Duchess. Pero ang, waiting yung waiting na yung Evus Lynx. Yun na nga kinaganda doon. Waiting ang Evus Lynx, mga kaibigan. Yeah, shoutout na kay Kuya Nick. Pero yun na nga. Doon na natapos ang ating best of 3 series. Evus Lynx was able to take that game. Pero syempre, nangako kami, gagawin namin yun. Free skin giveaway. Take that away, Direk. Okay. Grabe! Solid, no? Solid talaga yan. Ako po, ang gaganda ng mga pinakita nila dito, mga chong. Pwede mo na i-cut yan. Grabe, ganda.